Good day. In this video, we're gonna talk about multiplication of decimals. So, paano nga ba mag-multiply kapag mga decimal numbers na? So, let's start by answering this example. Letter A, 1.304 times 2.2. So, paano ba gagawin dito? Simple lang, imamultiply lang. Step 1, imamultiply natin siya ng in normal way. So 1.304 times 2.2. As you can see here, hindi ko na siya ni-line up, hindi na natin pinagpantay-pantay yung mga decimal. Sabi ko nga normal way kung paano mag-multiply ng mga whole numbers, mga number na hindi naman decimal, ganun lang din to. So normal way lang. 2 times 4 is 8, 2 times 0 is 0, 2 times 3, 6, 2 times 1, 2. Then, again, another 2, so pares lang din yan, 2 times 4, 8, 0, 2 times 3 is 6, and 2 times 1 is 2. Then, proceed to addition. Ang sagot dito ay, then i-add natin, 8, 0 plus 8 is 8, 6 plus 0 is 6, 6 plus 2 is 8, and then bring down 2. So, naging natin sagot is 28,688. Then, dito napapasok yung pinagkaiba ng pagmumultiply ng mga whole number sa decimal. Kasi, babalik tayo sa given. Tignan natin yung given. Ano ba yung given? 1.304 times 2.2. Ito yun. Gagawin natin lahat ng decimal places dito sa left side, lahat ng numbers dito sa left side ng decimal point, bibilangin natin. Ilan ba ito? Kasi ito yung decimal point nila. Gamit ibang kulay. Ito. At ito. Ngayon, bibilangin natin yung mga number na nandito sa kaliwa nila. Start tayo. 1, 2, 3. Tatlo yun. Si 3, si 0, si 4. Dito naman, 1, si 2. Diba? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Apat. Meaning, gagawin natin dito, mag-move tayo. Ito yung decimal point natin, originally. Then, mag-move tayo ng apat. 1, 2, 3, 4. Dito na mapupunta yung decimal point natin. Diyan. Yan. Ang magiging sagot natin ay final answer is 2.8688. Yan na yun. That's the final answer. So, ganun lang siya. Gagawin ay normal way ng multiplication, kung paano mag-multiply ng whole number, ganun din dito. Wala nang kailangan pagtapatin, di kagaya ng addition and subtraction. Then, ang gagawin, yun lang, pag na-multiply mo na yung sagot, iuurong lang natin yung decimal point. Kung ilan beses natin iuurong, depende sa given. Kung ilan yung number na nandun sa kaliwa ng decimal point. Ito yun, 3, 0, 4, and 2. Next given, si letter B, 0.342 times 0.11. Mangyayari dito, again, ganun na naman. Ulit lang, 0.342 times 0.11. Multiplication. So, 1 lang to, kaya parehas lang yung mag-isagot. 1 times 2, 2. 1 times 4, 4. 1 times 3, 3. 1 times 0, 0. 2, 4, 3, 0. Kasi nga, 1 lang. Then, ito, 0. 0 times 2, 0, 0, 0, 0. Then, proceed to addition. Bring down 2. 4 plus 2 is 6. 3 plus 4 is 7. 3, 0, 0. Then, bilangin na natin kung ilan ba yung number na nasa left side ng decimal point.
So, ito. 1, 2, 3. 1, 2. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5. So, uusog tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yun. Final answer natin ay 0.03762. Yan yan. Next, example, C36 times 4.64. C4.64 ay 3 digits compared kay 36 na 2 digits lang. Kaya mas maganda kung si 4.64 yung mauuna. So, 4.64 times 36. Then, 6 times 4 is 24. Carry 2. 6 times 6 is 36 plus 2 is 38. 6 times 4 is 24 plus 3, 27. Then, si 3. 3 times 4 is 4, 8, 12. Carry 1. 3 times 6 is 18 plus 1, 19. 3 times 4 again is 12 plus 1, 13. Proceed to addition. Bring down 4. Then carry 1. 9 plus 7 plus 1 is 17. Carry 1. 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6. Bring down 1. And again, yung bibilangin natin yung numbers na nasa left side ng decimal. So, 6 at 4. Dito wala na. So, 1, 2. Lang. So, ang sagot dito ay 167.04. Final answer. Last example, 1.4 times 1.17. So, 1.17 kasi 3 digits. So, 1.17 times 1.4. 7 times 4 is 28. 4 times 1 is 4. 4 times 1 again is 4. Then 7, 1, 1. Proceed to addition. 8. Bring down 8. 7 plus 4 is 11. 1 plus 4 is 5. Plus 1, 6. Bring down 1. Then bilangin na naman natin yung number na nasa left side ng decimal point. Ito yung decimal point. 1, 2, 3. Si 1, si 7, at si 4. Tatlo sila. So, 3 step ang gagawin natin. 1, 2, 3. Diyan na ang bago natin decimal point. So, magiging natin sagot ay 1.618. And that's our final answer. And that's how we multiply decimal. Parehas lang ng pagmumultiply ng whole number. Halos. First step natin, multiply natin sila in normal way. Yung kung paano ba yung classic multiplication ng whole number. Then, kapag nakuha na natin yung product, iurong lang natin yung decimal. Kung ilan, depende dun sa number na nasa left side nung ating decimal point. And that's it. I hope you understand. Goodbye.